Hello, hello mga inday, mga dudong! Hello mga maninay, good morning sa inyo lahat. Fresh from Agusan Mars na naman tayo mga inday. So ayun na nga, dito tayo ngayon sa taas ng bahay. And then mga inday, tinitingnan ko kung ano yung kulang ng pabahay natin. But wala naman masyado mga inday. I think doon sa baba yung ating yung poste natin. Hindi naman siya masyadong important. Sa ngayon mga inday, ang unahin ko talaga yung pinaka-importante na gastos dito sa bahay. Yung kailangan talaga dito sa bahay. Ganyan. But yes, yun doon sila sa baba. Sila papa mga maninay. Nag-aayos sila ng yung parang tali mga maninay. Tali ng kahoy mga inday. So, kakagising lang namin and magabon dito mga inday. Ganyan yung ating weather station dito. Magabon mga maninay. Gabon kaayo as in malamig ito mga inday. So, kinausap ko yung mga yung tagagawa ng pabahay natin. Sabi ko sa kanila, uunahin yung dapat unahin. Yung hindi naman masyadong importante mga maninay. I think, hindi muna siya gagawin. Message niya ako mga inday kung tama ba yung decision natin. Kasi ngayon talaga as in, hubas-hubas talaga yung aking ubos na ubos talaga yung ating pera mga maninay para sa mga kailangan natin dito sa ating pabahay. And dito mga inday, wait lang. Ito yung ating kwarto. Ilagay ko lang ito dito kasi meron naman akong chinelas mga inday na napang dito talaga sa kwarto natin. Then magbubukas tayo, wait lang. Ilagay ko muna itong aking electric fan dito. Kasi si mama kagabi pumasok dito dahil so nilagay niya yung electric fan na malapit sa akin kasi mainit daw. Yan. Si mama mga inday, isaalis siya ngayon. Alis si Mother Earth. Tapos dito na ako magko-coffee. Asan pala yung Asan pala yung kutsara? Wait, buksan. Magbukas muna tayo. Ito yung inaayos ni Maylin dito sa ating sa ating kwarto. May nag-message pala sa akin. Sabi, Inday, napakasaya niya daw na unti-unti ko nang natatapos, unti-unti ko nang natutupad yung mga yung mga kailangan natin dito sa pabahay. Mayroon yung kambot. Ano yan ni Auntie? Yung sinakyan namin kahapon, mga maninay. Pambot yan ang aking auntie. Sila, namamasahiro sila dito. So, yung pasahiro dito mga inday is 200 pesos. Tapos, ako, pinaano lang ako ng auntie ko ng 100 pesos. Mga maninay, buksan muna natin. Ayan, good morning. Magpapaano sana ako ng aking buhok eh. Magpapatawag nito eh. Magpapagupit kay Alim. Kaya lang, ayaw ni Alim mga inday. Natatakot daw siya sa buhok ko na magupit. Kasi lang naman eh, ipapa-short hair ko lang siya kasi mainit talaga dito sa Pilipinas, dahil but, ayaw ni Alim kasi natatakot daw siya. So, ayusin ko lang. Si Iman kasi yung kasama ko dito sa kwarto mga inday. Tapos si Iman, grabe kung matulog day. Iwan ko kung saan-saan napunta. Tapos, alam niyo mga inday, kagabi, gumising ako ng alas 2, alas 3 ng gabi. Kasi takot na takot ako dahil kasi parang may kumakatok dito sa namin. Grabe yung brown ko dahil, oy, yung mukha ko. May kumakatok dito sa aming window. Akala ko aswang na kasi yung last nga mga maninay, yung dito yung mga auntie ko, sabi nila, may aswang daw dito sa kwarto ko, may aswang daw dito sa bahay. Pero ang sa akin din naman mga maninay, hindi ako naniniwala mga inday na may totoong aswang talaga nakakainin kasi ever since mga maninay, hindi, wala pa din naman ako narinig na may tao na kinain talaga ng aswang. Ganun. So parang hindi ako masyado naniniwala mga maninay na may aswang talaga dito sa kwarto ko mga inday. Meron nga nagsabi din, maninay, dapat mag-ano ka din ng parang nakakatakot dito sa aming lugar. Actually mga maninay, meron lalo na yung lola ko dati mga inday. Grabe yun. Grabe yung lula ko mga inday, promise, grabe yun. Yun talagang lula ko mga maninay, pag may aswang talaga, yung parang ginagukod niya, hinuhuli niya. Kasi yung lula ko mga maninay, ang tawag dito sa amin, diwata. Hindi diwata na maganda ka ha. Diwata yung tawag, parang may nakikita siya na iba, like aswang, ganyan. Kasi yung lula ko mga maninay, uso dito yung diwatahan. Yung lula ko nakakagaling siya sa ibang tao mga inday, pero sa sarili na yung family mga maninay, hindi siya nakakagaling sa sakit. Sa ibang tao lang siya mga maninay, pero sa family niya hindi niya magamot mga maninay. Hindi niya mapagaling. Wait, ayusin ko muna ito while nag-uusap tayo. So marami mga maninay, bata pa lang kami, ganyan na yung kinalakihan namin na yung lola ko, naghuhuli na parang pag dito siya matutulog sa amin mga maninay, may nakikita siya, hinuhuli niya talaga ganyan. Ibabalik ko na itong una ni Auntie Milone. So
Ngayon naman mga maninay, ang naisip ko is parang sarili lang natin yung inaano natin mga maninay, tinatakot natin. Kasi mga inday, iniisip ko, sa kagabi kasi sabi ko, parang natatakot ako. So sa isip ko, ako lang yung tumatakot sa ano ko, sa sarili ko mga maninay. Pero kung hindi mo naman takutin yung sarili mo, baliwalain mo yung mga sinasabi ng iba. Kasi nga, parang natakot ako dahil kasi sabi ng auntie ko, mayroong aswang daw, pabalik-balik daw dito sa kwarto ko. Parang umaano daw yung nag-ano dito sa kwarto namin. Parang lumalakad-lakad, ganyan. Tapos, yun din ang naisip ko mga maninay na totoo may aswang. Pero, kinato ko yung mga nagtatrabaho dito sa pabahay natin mga maninay kasi dito din sila natutulog. Sabi na, wala ah! So, wala. Nawala din yung takot ko mga maninay. Natulog kami agad ni Iman. Kami lang kasi dalawa ni Iman dito. Si Janelle, hindi yan siya natatakot dahi. Hindi siya natatakot sa mga aswang-aswang na yan. Siya nga lang natutulog dito sa kwarto natin. Ay no, sa kwarto, sa sala mga maninay. Siya lang mag-isa. So malamig yung ating hangin mga maninay. Malamig yung dala ng hangin. So, tapos na ako dito. Si Mama, sabi ko sa kanya, siya na lang doon mag-isa. Mag-ano na lang muna siya doon, mag-relax-relax. Alis si Mama ngayon kasi gusto niya magpa-refresh sa kanyang mind. Tapos mga maninay, kukunin ko na yung aking gatas kasi maaga pa lang kumatok na si Mama dito para nagdala ng gatas at saka sugar. Ayan yung sugar. And then si Iman kumuha dito ng ano na naman itong ginawa ni Iman. Kumuha dito si Iman mga maninay ng tinapay. Kita niyo yung tinapay na yan. Ganyan yung ginawa ni Iman. Ano bang nangyari dito? So itong aking kape is ayan. Tapos sugar natin. Imimix ko ito doon sa labas. Itong Nescafe at saka itong ating sugar mga maninay. Pero hindi pa rin ako nagsusugar. Ilalagay ko lang ito baka dito si Iman mag-coffee or si Janine. Kasi meron naman tayo dyang heater mga maninay. Kita niyo si Iman. Ayan. Nag-relax-relax lang si Iman dito. Dito ako mag-mix sa dito sa harap na to. Ayun na yung ating man natatrabaho sa pabahay natin. Uuwi sila ngayon. Grabe, hindi pa tayo nakapunta doon. But magpupunta tayo doon. Ayusin ko muna yung aking buli mga maninay, yung aking sombrero. Ito yung aking ginagawa. Minimix ko ng ganito. Ayan. Para marami yung Nescafe. Ting! Oh. Iman! Si Iman lumabas na. Kape! Muli mo ka ron? Uuwi sila mga indayin sila. Ha? Jesus! Huwag mo rin tisiyuyo. Mga maninay. Sakit sa ulo ko. Kailangan ko umano-inom ng gamot mga maninay. Di masiyuyo. Aw. Manguha si Yuyo ng isda. Sana meron siya makuha para makabili ako. Bibili ako ng isda, mga inday. Pipirituhin natin kasi masarap pa rin yung isda. Alam yung mga maninay, mas masarap pa rin yung isda namin dito or nasanay lang talaga kami. Mas masarap yung isda naming tabang kaysa isdang dagat, mga maninay. So, ang gagawin mo nito is, mimix mo lang yung Nescafe at saka yung gatas. Ewan ko saan si Mama kumuha nito dahil. Sabi niya, mayroon daw siyang tatlong gatas. Thank you kay Mother Earth kasi napaka-supportive. Andoon na naman yun sa sa kabilang barangay doon sa harap ng ating sityo, tikgon mga maninay. So ayan na, namimix na siya. Tapos magkakape na tayo mga maninay. Minimix-mix ko na mga maninay. Ayan na. Ginaganyan-ganyan ko lang. Sabi ko kay Iman, ayan na 'di ba? Para makatipid tayo ng Nescafe at saka mga maninay gatas. I-mix mo lang. Ganyan mo lang siya. Tapos, ang sugar is dito natin ilalagay. So, kumpleto na yung aking kwarto. No need na bababa pa ako. Kagabi, mga maninay, dinalhan ako ni Mama ng rice at saka, ulang. Dinalhan niya ako dito sa taas kasi parang tinatamad na ako dahil bumaba. Tapos, pagod na pagod din ako sa biyahe natin. Kaya, ganun. Yung natin, kita niyo yun, yung ating tag 5 million na kitchen, mga maninay. Ewan ko kung dyan pa ba kami magluluto or Maganda din lutuan doon mga maninay kasi open air siya. Tatanungin ko itong mga nagtatrabaho sa atin kung magkano yung magastos natin sa cabinet. So, lahat mga maninay, yung parang work nila, lahat na first floor, second floor, kitchen, lahat ng cabinet mga maninay,
30,000 yung hingi nila, inano nila mga maninay, 35? I think 35 mga maninay lang. Hihingiin nila mga maninay, yun na yung ating ibabayad. Si Iman, kumain sila ni Janine nito ng chicharya, oh. Nilagay lang nila dito. Inayos ko na yung higaan ko, si Iman, andoon pa rin nakahiga. Ay, nitong batang to. Dito natin itong basurahan. And magtitimpla na tayo ng ating ay, nilagyan na pala ito ni mother ng water. Grabe talaga si mama. Dito na ako sa taas magkakape. Saksak muna natin to. Ito yung binili ko doon sa Bayugan, mga maninay. Oh, okay. Burn out man. Ah, hindi pala. Ayan na, nag-red na siya, mga maninay. So magtitimpla na tayo ng kape. Si Iman ayaw doon niya magkape. Di ko magkapiting. Ayaw niya daw, day. Ayaw na magkape. So ako lang yung mag-coffee. Tapos lagay na lang tayo ng sugar kunti kasi dinala ito ni mama, mga maninay. So kailangan nating respetuhin si Mother Earth kasi dinalhan ako dito lahat ng mga kagamitin ko dito sa kwarto ko. Siya mismo yung nagdala. Sabi pa niya yung doon ako kinamay, yung nagsama kami ni Mylene, sabi niya uwi na daw ako, mga maninay, kasi daw ready na daw yung kwarto ko. Ganyan si Aramina ng Agus and Mars. Pero si Iman, inubos yung tinapay ko, mga maninay. Inubos ni Iman yung tinapay ko. Hay nako ni Iman. Okay. Nothing to do. Meron pa naman ako ditong loaf bread. So magpapabili lang ako kay mama ng Lady's Choice, mga maninay. Pupunta tayo doon sa sa labas mamaya. Pasensya na kayo kasi dito pa tayo sa loob, mga maninay. Kakagising ko lang. Get ready lang tayo, mga maninay. So punong-puno na yung aking coffee. Bakit parang mukha ko lang yung nakikita ninyo? Ay! Jesus Christ na. Okay, Diyos ko. Ayan, oh. Ayan na yung ating coffee. Tapos yung aking bread is... Asan na ba yun? Ito na yung aking bread. Ito yung purpose kung bakit bumili ako nito ng tagba-20. Nag-20 pesos lang ito doon sa La Paz, mga maninay. Para lagayan ko ng mga ganito para hindi siya matawag nito, mga maninay. Hindi siya magulo. Hindi siya magulo sa ref natin. Tapos yung mangga ko na dalawa, kinain na ni Iman at saka ni Mama. So, yung mga prutas na binili ko, hindi yun sa akin, mga maninay. Binibili ko lang yun para kina Mama at saka kina Papa, mga maninay. Hello mga Inday, mga Dudong. Good morning! Good morning, good morning sa inyong lahat. Pasensya na kayo, itong vlog ko, studies lang ito na continue kasi, mga maninay. Meron ako naramdaman, but mamaya ilalagay ko dito sa ating screen kung ano nangyari sa akin, mga maninay. Ngayon is 7 o'clock in the morning. Then ngayon na ako nagising, mga maninay. Ano nang oras natin ngayon? 7, no, mag-8 o'clock na ng morning dito, mga maninay. Ayan yung ating weather station. Mainit, mga Inday. Then sila Mama at saka sila Ima na rin ni Gondon sa labas. Nag-uusap na sila. Ewan ko ano yung ginawa nila. Then dito sa Agusan Mars, mga maninay, sobrang humupa na talaga yung tubig. Tapos nahihirapan na din yung mga pambot na makakapupunta doon sa La Paz, Bulawan. Kasi nga dito, mga maninay, pag sobrang hupa na din yung pambot, mga Inday, mahirap nang pumunta doon kasi maraming tinatawag dito sa amin trunko. Trunko ang tinatawag, maraming mga tawag nito kahoy, mga maninay. So pag hindi ka mag-iingat, yung pambot mo is masisira, lalo na yung tawag nila pala ganyan. So dito pa rin kami natulog ni Iman. Grabe si Iman, makatulog dayo. Kita niyo yung damit ko, winasak niya yan, mga maninay, kasi pag ganyan si Iman. Si Janil kagabi, gusto ko dito ko siya patulogin pero ayaw niya, ewan ko, kasi nag-electric fan kami, day. Pag nag-electric fan kami, si Janil ayaw niya kasi ayaw ni Janil ng malamig. So labas na tayo, mga maninay. Ayan na silang tatlo. si mama, mga maninay, parang kaibigan lang nila Iman at saka si Janil. Oh, pariho lang sila, mga maninay. Andyan na silang tatlo. May pinapakita si Janjan na video kay mama. Kita niyo si papa, parang asyendero, day. Kita niyo. Binabantay niya yung manok niya. Yan yung pinakatrabaho niya, mga maninay. Nagbabantay siya ng manok niya. Tapos kagabi, alam niyo kung anong kalaban niya? TV. Kasi yung TV namin, mga maninay, pag 1 hour, nagba-vlog na siya kasi nga sira na yung mga TV namin, mga maninay. So sabi ko, bibili na lang kaming TV na may puwit. Ayaw na si Father Earth. Pa! Pamahaw na ka mo!
Hindi pa kasi. Nakao na kumpan. Ha? Ha? So, pupunta daw sila doon sa ilalim mga maninay kasi mag-ano sila magpapagurot daw, mag-ano sila ng basakahan namin. So, tara na, ayan sila Iman. Nagagawa na naman si Mama ng unang mga maninay. Ang ginawa niya ngayon is itong ano namin, tawag nito muskit. Ayan. Tapos yun na naman yung anuhin niya. Guntingon mo ito, ma. Para daw pag may bisita, may mga followers daw, yeah, meron daw siyang, ha? Ito, ma. Sarat sa. Sige. Bukira ba kita sa dose? Tapos, ma. Ha? Di ba kayo mabalik na hapon? Kaya pasuwi sa dose. So, kamutulo? Kamutulo ni Iman? Sinabing mo yun. Iba ni ba isang? Sinahog ka kung saan doon. Oo. Mayroon pala silang kanya-kanyang trabaho mga maninay. Si Iman dito lang sa ano kasi mag-ano siya ng tubig doon sa CR. Andun si Jan-Jan, andoon din sa ano, andoon din sa basakahan namin. Kaya lang, Jan, pag magpasuwi dyan, kayo magkasakitin ang sanay ko pala itong gahapon. Yan na yung silang ano. Ba? So, bababa muna ako mga maninay. Ayan yung mga chinelas na nabili ko pala doon sa last na punta ko ng Lapas. Tapos, gagamitin ko na ito. Yung buli ko, gagamitin ko yun pagpunta natin doon sa ano, doon sa sakahan na yun. Tapos, mga maninay, siguro sa next day, pupunta tayo sa sakahan kasi magpapatanim ako ng mais, mga maninay. Pero ngayon, sila dyan at saka si Papa is mag-ano sila, magtawag nito, magsalatsap. So, dito na ako nag-ano, dito na ako nag-toilet kagabi, dito na ako nagligo, dito sa ating CR. Ayan na yung ating CR, mga maninay. So, babilan na tayo ng ano dito, tubig. Dito, ano yan ha, tubig yan mga maninay, baka isipin nyo, ano yan, ihi, hindi yan mga maninay. Kasi pag mag-ano ka mga maninay, pag nagtawag nito, pure ka, tapos yung nasa ilalim mga maninay, nagigreen siya, parang ganyan oh. Para hindi malino yung tubig kasi pure yung gamit namin. Ganyan o. Yan. So, nakakamansa yung ganyan mga maninay sa toilet. So, sabi namin, pag mayroon na kaming tubig mga maninay, yung tubig na tinatawag namin palibing, doon sa ilalim yung tubig, kukunin na doon sa pinakailalim mga maninay. So, pwede na siyang mainom kasi hindi na doon sa agusan namin kukunin yung tubig namin mga inday. So, lalagyan natin ito ng gripo. Ayan. So, dito, mayroon ding pindot-pindot dito mga inday. Kaganunin mo, kaya lang wala pang tubig. So dito ko na nilagay yung toothbrush and yan, yan yung ating ano, toilet. Tapos itong tiles mga maninay, hanggang dito lang, yung dito hindi na i-ano lang namin yan, i-plain lang or erid cement lang yung dito. Basta ang importante na tiles yung dito at saka yung ganyan. Tapos dito mga inday, tiles din, dito din parang, ay dito, hanggang dito yung tiles natin. But yung dito mga inday is hanggang dito lang din. Ganyan. So, babalik na yung tagagawa ng ating pabahay kasi nga umuwi pa sila mga maninay. Ayan pa yung tiles natin. Ayan. Then dito, tapos na mga inday. Ang gagawin is i-red cement na lang. Tapos yung dyan sa ilalim mga inday, mga dudong, is ikakabinit na natin mga maninay yung dyan. So, dito, lalagyan na lang dito ng ano, pinto. Pero yung pinto dito mga inday, mga dudong, is ano lang siya. Anong is? Ano bang is? Oy! Ano na lang siya, plywood na lang siya. Tapos ganyan yung ating weather, mainit mga maninay. Tapos ngayon, mayroon akong ilalagay dito na ano, na video mga ano, na video picture na ano bang Tagalog sa gitabang mga maninay. Gitabang, anong, yan yung iniisip ko mga maninay, kung ano yung Tagalog sa gitabang ako, tatlo si Ninit, tapos yung asawa ni Tani, si, sila Gian mga maninay, sila yung nag-ano sa akin, gitabang ko nila kasi mga inday, pag mga 7 o'clock, kagabi ay yung last day mga maninay, halos ginanyan ko na yung aking ulo mga inday sa sobrang sakit, tapos tawag niya sa amin mga maninay is tampihak or ano ba din sa Tagalog, yung dito lang mga maninay, yung dito lang yung ano, yung dito lang yung sasakit, tapos hanggang yung dito ang pinakamasakit, yung dito sa side na ulo ko mga maninay, hindi masyado, pero yung dito is masakit, isusugod na nga sana ako doon nila sa hospital kasi sabi ni Dodong, pag hindi daw magkalma yung ulo ko mga maninay, is isusugod na nila ako sa hospital, pero uminom ako ng Medicol, tapos nilagyan dito ng kabak, yung kabak mga maninay, ganyan, para pang palamig sa ulo.
Kasi sabi sa asawa ni Tani, mga maninay, dahil daw yun sa init, sa reflect ng init, mga maninay. Pag masyado kasing mainit, mga inday, yung dito ko halos, o ngayon umpisa na, yung parang nagaganyan ako, mga inday, para lang mawala yung sakit ng ulo ko, mga maninay. Ganyan yung aking sakit ngayon. So, pag mga ganito ng oras, nagtatambay na ako sa kwarto, hindi na ako masyadong pumunta sa labas. Pero dahil nga, mga inday, para sa inyo, kailangan kong bumangon para makita ninyo kung ano yung update natin, kung ano na yung update dito sa Agusan Mars, mga maninay. But ganyan yung update natin sa babahay natin and then sa Agusan Mars, mga maninay. Sobrang init na. Then dyan, nalagyan pa dyan ng plywood, mga maninay. Maraming nagsasuggest sa akin, mga inday, na vinyl ko daw yung ating dito. Yung dito sa ating first floor, mga maninay. Hindi pa natin malinisan dito kasi meron pang gumagawa. Yung dito daw sa first floor, mga maninay, i-vinyl na lang daw para maganda daw. Yung parang tiles na ididikit lang. Pero sabi din ng yuyo namin, yung yuyo kasi mga tawag namin sa uncle namin, mga maninay, pag i-vinyl mo daw siyang, idikit mo lang daw, mga maninay, yung parang tiles, pag babahin siya, sobrang baho daw. Kasi ganyan yung nangyari sa kanila, mga inday. Ganyan, and then dito din, hindi pa din dito nalinisan kasi nagtawag nito. Mayroon pang gamit. Tapos mga inday, mayroon ding masamang nangyari, mga inday, sa ating sliding window. Nabasag siya, mga maninay. Ayan o. Oh, yan yung basag. Saan ba yung basag? Doon ba yung sa baba? Nabasag. Ang mahal pa naman ng ganito. Dagdag ano na naman tayo, day. Dagdag gastos na naman tayo sa bahay na to. Ay yung sliding window natin, mga maninay. Ganyan na naman yung problema natin. Mayroon din nag-message sa akin, mga maninay, papalayasin kami dito sa tinirhan namin kasi nga hindi daw ito sa amin lupa. Ganito ganyan. Ang daming issue talaga sa bahay na to, mga maninay. Umpisa na nalaga itong bahay na to, ang daming ng issue, ang daming struggle, mga maninay. So papalayasin daw kami dito kasi hindi ito sa amin bahay. Hindi kami nakabayad ng tawag nito, building permit, mga maninay. So huwag kayong mag-alala, mga inday, mga dudong, kasi pag matapos ito. Pero mayroon akong tinanong, mga maninay, parang si Auntie Juna, yung auntie namin doon sa La Paz, mga maninay, parang nunid naman siya kunan ng building permit, mga maninay. Pero sabi niya, para sure, itanong namin doon sa Municipality of La Paz na kailangan pa ba ng building permit ito, mga maninay, itong pabahay namin. Ganyan yung aking asikasuhin na naman, mga maninay, yung building permit nito, kung kailangan ba talaga or hindi. Ganyan yung i-inquire ko doon. Sino ba yun? Ah, hindi pala sila, Maylin. Ganyan yung aking inquire, mga maninay, kasi na sabi nila baka daw gibain na naman ito or yun. Sabi nila mayroon daw talagang may-ari nitong lupa na to, mga maninay. But yes, kami yung may alam, mga maninay, kami yung nakatira dito. So tingnan na lang natin, mga inday, mga dudong. Tapos yung dito, mga inday, mga dudong, mayroon din silang nilagay na mga pa-design na ganito. Ayan ah, ganyan yung ating design dito sa labas. Tapos doon marami pa namang kahoy. Yan yung gagawin nating cabinet, mga maninay. Yung mga ano na yan, yung mga kahoy na yan, para hindi siya masayang. Tapos yung dito, ipi-play na lang, mga maninay. Yung dito, parang nito, basta i-play na lang siya, mga maninay, na simento, para hindi siya madumi. Kasi pa kahit anong linis namin, mga maninay, madumi pa rin siya. Kasi mayroon pang gumagawa. Tapos dito tayo sa baba. Ayan, maganda ito, mga maninay, para sa paa ko. Ayun na si Papa. Kumana ka, magkakao na pa? Tapos na sila, Papa, kumain. Ako magkakofi lang ako. Tapos dito, matagal na natin hindi napuntahan yung natin, 10 million natin na kitchen, mga maninay. Gusto ko pa rin ditong tumambay. Papaayos ko pa rin ito dito sa Magagawa ng ating pabahay, mga maninay, pagbalik nila dito, kasi dito ako magluluto. Kasi na-miss ko to eh. Dito tayo, mga maninay. Ang dami nating viewers dito, mga inday, mga dudong. Ang dami nating viewers dito sa 10 million natin na kitchen. Mas marami din tayong basher, mga maninay, kasi ang yabang ko daw, mga maninay. Hindi yun yabang, mga inday, mga dudong. Hindi ba kayo madala sa joke? Ganyan. So yan yung ating 10 million, mga maninay, na kitchen. Grabe, ang linaw, mga inday. Ang linaw ng natin, ng ating panahon. Dito sa labas, mga inday, yung pabahay natin, parang ang liit tingnan. Pero pagpasukin mo siya, tama lang din, mga maninay. Tamang-tama lang din. So, next na naman din, mga inday, pupunta kami siguro sa mga next week. Pupunta kami, dadalhin ko si Papa doon kasi mamimili kami ng gamit ng bahay doon sa San Franz, mga maninay. Ayan na yung ating tubig. Grabe. Ang ng tubig, mga maninay, hindi clear. Madumi siya, mga inday, mga dudong, kasi ganyan siya, oh.
Ano yung ating COVID? Saglit lang. Baka mahulog ako dito. Iwan ko na lang yung cellphone ko dito. Ayan o. Yung doon na side kasi nga sa bad luck mga Inday dahil sa ano na humupa na talaga yung tubig, yung tawag nito, yung mga ganito lupa mga maninay, gumaganyan na siya. So ganyan yung tubig namin. Ganyan ka brown. Ayan o. Ganyan ka brown yung aming tubig. Mga hindi, baka mayroon kayong alam sa gamot na ganito, yung parang sa ulo natin. Siguro magpapa-check up na lang ako pag pumunta tayo sa bayan. Kasi nga dito sa amin mga maninay, walang hospital. Malayo kami sa mga hospital dito mga hindi. Kaya ito din yung pinaka-problema namin dito. Dito sa Agusan Mars, wala kaming hospital, wala kaming clinic. Pero yung clinic namin mga maninay, parang... Ano ba, may clinic ba doon sa Sabang Adgawan? Hindi ko din, ano mga maninay, doon pa sa Sabang Adgawan. So, magagastos ka pa ng dalawang, tawag nito, litro na gas mga maninay. Pero pag hospital yung pag-uusapan mga maninay, malayo kami dito. Kaya dito, pag mayroon kang sakit, minsan yung iba, yung mga dati pa mga maninay, minsan nawawala na lang ng hininga kasi nga sa sobrang layo ng hospital dito sa amin mga maninay. So, ito yung una naming pambot na inayos ni Papa para mga inday pag pupunta kami ng tawag nito La Paz, kukuha ng mga materialis, ito na lang yung ano namin lalagyan kasi napakamahal na mga maninay pag magre-rent ka pa ng pambot. So ito na lang yung anuhin namin para sa mga cabinet sa pabahay natin, ito na lang yung aming gagamitin mga maninay kasi mayroon din naman kaming ibang makina dyan mga inday. So ito, and then kasi nga galing sa bahay itong aming lugar mga inday, wala pang dabong. Yung dabong mga maninay, yan yung ginugulay namin dyan sa ilalim ng ganyan. Nakita nyo ito sa mga, yung last year pa mga maninay, last year, na umuwi din ako dito sa, ano, sa Pilipinas, not last year, mga matagal na, siguro mga eight months may git mga maninay na umuwi ako dito. Dyan kami nangunguha ng dabong kami nila, alim, ganyan. So dito mga inday, wala pang nagtatanim ng mais kasi nga hindi pa nadaro. Tapos dito kami nila Iman nangunguha ng isda at saka dito kami ng screen. Dito kami nila Iman. So ngayon hupang-hupa na. Maganda din ngayon mag-walking kasi hindi pa masyadong mainit. Mamaya mga 10 o'clock mga inday, hindi na ako makalabas kasi nakamukmuk na ako sa kwarto kasi nga sa sobrang sakit ng ulo ko. Buti na lang gitabang ko nila tatlo sila Gian, yung mga angels ko mga maninay, tinulungan nila ko ako kung anong dapat gawin sa aking ulo. Basta ilalagay ko yung dito mga maninay sa video na to. So si Dudong din sobrang nag-aalala, sabi niya kailangan ko na ipa-check up kasi alam niyo naman si Dudong ninyo day, sakit lang ng ngipin, sakit lang ng ulo mga maninay, agad-agad din nagsasabi pa-check up tayo, pa-hospital tayo, ganyan si Dudong ninyo mga maninay. Yung mga tao dito sa amin mga maninay, unti-unti na silang nagdadaro. Ganyan, kasi dito sa amin, ang una talagang ano namin dito is pagsasaka, pangingisda mga maninay. So ngayon, napakahirap dito sa amin kasi wala nang isda. Bawal dito sa amin yung kuryente mga maninay na panghuli ng isda. Bawal dito sa amin, bawal gamitin mga inday, mga dodong. Kaya mga tao ngayon,
Iba-iba na yung racket day. Mayroon lang naglilibor ng mga kung ano-ano mga hindi mga dudong para lang mabuhay dito sa amin. Kasi dito nga sa amin, pag walang isda, yung mga tao, mga maninay, wala ding bigas. So, pinakaunang problema dito sa amin, mga hindi mga dudong, is bigas. Pero yung isda naman, mga maninay, okay lang kasi makakakuha na doon sa gilid. Pero pag hindi ka din makakuha dito, mga maninay, wala ka ding bigas. Ganyan. So, kung makakakuha ka ng isang isda, so, ulamin mo na lang, di ba? Ganyan dito sa amin, mga maninay. Kaya ngayon, yung mga tao is pahirapan talaga. Yun na nga, si Yoyo ko nga na isang mga maninay pumunta dito nang hingi ng bigas. So, bigas lang din naman mga maninay. Meron din ako nabasa dito, misis niya mga maninay. Tapos, meron kasi kasalan mga maninay. Hindi na ako nag-vlog, hindi ako nag-film. So, si Gian yun mga maninay nag-vlog. Kasi pagdating sa mga ganyan mga maninay, may mga okasyon, may time na tinatamad ako mag-vlog. Gusto ko mag-focus, gusto ko mag-enjoy sa sarili ko. Tapos ang message niya sa akin, bakit daw hindi ko daw binigyan lahat? Kasi mayroong kasala ng bayan sa lapas, mga maninay. So marami sila, day. Marami sila. Tapos bakit daw doon ko pa binigay yung mga regalo ko? Ito yon ha. Baka mapanood niyo ito kay Gian na vlog kasi ako hindi na ako nag-film. Ito yun mga hindi mga dudong. Binigay ko na doon kasi hindi ko na sila makikita. And then ito pa mga hindi mga dudong. Sobrang sakit ng ulo ko dahil kasi sobrang init nung time na yun mga maninay. Grabe yung pawis ko mga hindi mga dudong. So ito yun mga hindi mga dudong ha. Mayor nga dito sa amin, hindi mabigyan lahat-lahat yung mga taong kinasal. Ako pa kaya mga hindi na hindi naman ako mayaman. Nagbigay ako mga maninay doon sa mga taong mga kilala ko lang din mga maninay. Ganon. So bakit ko bibigyan yung lahat-lahat doon na wala naman akong obligasyon, hindi naman ako mayor, hindi ako nagtrabaho ng government para mga hindi mga dudong magbigay ng mga regalo. Ganon. So ang sa akin, kung sino yung kaya kong bigyan, yun yung bigyan ko. Hindi ko obligasyon siguro mga maninay na bigyan ko lahat-lahat yung nagpapakasal doon mga maninay. Hindi ko yun sila kayang bigyan mga maninay kasi nga wala naman akong sapat na pera. Nagpabahay ako at saka ilan yun sila mga maninay? Siguro mga 100, I think more. More sila mga hindi mga dudong na couple na na tawag nito ay kinasal. So mayor nga mga maninay, hindi kayang bigyan. Ako pa kaya? Ganon mga inday mga dudong. So dito sa atin, ang pinaka problema dito sa atin mga maninay, kung magbigay ka isyo, kung hindi ka magbigay isyo. So ang sabi ko sa kanya, baka mayroon kang pang bigay dyan, ibigay mo sa akin kasi ibigay ko sa kanila, di ba? Ganon lang mga maninay, kung gusto niyo magbigay, kayo yung magbigay. Basta kung ano yung kaya ko mga maninay, yun lang yung aking gagawin. Kasi sino naman ako mga maninay, bakit kakayanin ko yung hindi ko kaya para lang sabihin ng mga tao na okay ako, mapagbigay ako. Pero hindi ako yung nag-vlog mga maninay, si Gian yung nag-vlog. So mga hindi mga dudong, huwag nating bigyan issue yung mga taong magbigay mga maninay. Pag hindi enough para sa kanila ay issue, pag maliit mga maninay may issue. Hindi ba tayo marunong mga maninay magpasalamat kung anong mayroon? Hindi ba tayo marunong magpasalamat mga maninay kung ano yung kayang ibigay sa mga taong nagbigay sa kapwa natin mga inday? Sila Yuyo mga inday, ayun o, si Janjan. Mag-ano yan ngayon, sabi ko sa kanya, kabera niya yung mukha niya kasi mag-aararo si Janil ngayon mga maninay. Yan yung trabaho ni Janjan dito sa amin. Pag pag wala ng tubig, ganyan yung tinatrabaho niya. So, yun na nga, sa nag-message sa akin kagabi, sabi ko din sa kanya, tapos sabi niya, yung bahay daw namin doon sa tawag nito, sa Bayugan, alam ko na mapapanood niya ito. Sabi niya, wag ko daw igalaw yung aking kamera, wag daw ako ikot doon sa bahay sa Bayugan kasi masakit daw sa mata yung green. So kung masakit sa'yo sa mata yung green, pwede naman siguro mga maninay, skip mo yung vlog ko para hindi na masakit sa ulo mo, hindi ka ma-stress, hindi ka ma-depress dahil sa kulay ng pabahay natin mga maninay. Basta kung saan kami masaya sa kulay sa pabahay namin, doon kami mga maninay kasi doon kami masaya, ganyan. Doon kami komportable mga inday. Ganun lang naman, so sabi niya, huwag mong igalaw ng kamera, huwag kang paikot-ikot ng bahay. Mayroon bang nagbablog mga maninay? Nag-standby lang? Mayroong sit down, pero mayroong sit down video mga maninay. Pero yung iba nabuburingan din sa tawag nito sit down video. So ayun na sila dyan. Kape na ka mo dyan. Pagdaan tubig dyan. Yung may tubig yan to dyan. Mga manok ni Papa mga maninay. Si Mama, kahit yung tubig namin mga maninay ganyan, yung hindi clear, hindi malinaw, pero kita niyo yung nilabhan ni Mama,
ang puti. Ganyan siya maglabaday. Kita niyo yan? Oh, di ba? Walang nakagaya kay mama maglaba mga maninay sa sobrang puti. So isasampay ko lang ito. Higa na naman yung aking ulo. Malinis na din dito sa pabahay natin, sa bahay natin. Kasi yung yoyo ko din mga maninay maaga din. Nagluto na ng manok. Unoy, stand niyo apa? Ha? Ay, kala ko si papa si Janine. Pag-cover dyan sa bayo mo. Gamita itong buli. Yan na naman, inubo na naman ako. Ito yung namimiss ko lahat dito sa probinsya mga maninay. Itong ganito. Itong napaka fresh mga maninay, yung hangin. Dito kasi kami lang din naman mga maninay, pero pag doon din medyo ma-crowded doon sa ano mga maninay, sa tabok. Doon sa ano, atbang sa bahay natin. Pero pag kayo lang dito, katulad dito sa amin ngayon, mas maganda yung ikaw lang talaga mag-isa. Pag pumunta kami doon sa La Paz mga maninay, mayroong mga ano doon, mayroong mga okasyon. So, yung makasama ko mga Inday is mga Angels, Angels Burger ko mga maninay. Iwan ko bakit wala akong ganang mag-vlog kasi nga, sabi ko, enjoy ko yung sarili ko kasi first time kong makapag-celebrate ng festival dito sa La Paz, mga maninay, doon sa La Paz. So, hindi ako nag-vlog. Alam niyo mga maninay, pag tumatanda pala talaga tayo, nag-iiba yung test natin. Dati, gusto ko yung disco, gusto ko masaya, gusto ko ng ganito. Pero dahil pag tumatanda tayo, ayaw mo na yung sounds, ayaw mo na yung mga ganyan, mga maninay. So, sabi ko, pagkatapos ng event, mga maninay, umalis din agad ako. Wait, kunin muna natin to. Meron kayong sigarilyo sila dyan-dyan? Hindi, kasi ako nakabili doon sa La Paz, mga maninay. Hindi ako nakabili ng sigarilyo nila. Kasi sigarilyo lang naman yung ano kay Janil. Bibigay mo ito, okay, ito ni mama, mga maninay. Sabi niya, pagdating ko, sabi niya, ay, mayroon ako okay-okay. Uy, Diyos ko. Na-addict na si mama, kakagawa ng ano, ng unan. Para maraming unan, mga maninay, para pagpupunta kayo dito sa amin, sa Gusan Mars, mayroon kayong unan. Ayan na yung kabak. Kaya nag-ano, ganyan itong bahay namin, mga maninay. Kung nakita niyo yung last vlog natin, mga Inday, na sa ano, ginawa namin ito kasama yung mga pinsan ko, pinasok namin ito. Ito yun para, sabi ni Papa, protektahan yung bamboo, mga maninay, itong ganito. Ganyan, oh. Sinuksukan din niya dito. Ayan, may mga kahoy pa. Ito, kukunin ito kasi sayang to. Gagamitin pa ito mga maninay para doon sa pabahay natin itong ito. Kasi ang mahal lang, ganito ng Inday. So, ganyan yung ginawa ni Papa. Parang hinangil niya itong kawayan. Kasi alam nyo, isang ganito is 30 pesos mga maninay. So, isang bundle minsan 50, 60, 60 pieces mga maninay. So, 30 times 60. So, medyo mahal na din mga Inday. Kaya, nagpagawa din kami ng pabahay ng ganito. Pero, hindi pa rin namin ito i-give up mga maninay. I-renovate na lang namin ito para in case of emergency, bahain itong pabahay natin mga maninay. Meron tayong, ano, rest house. Rest house! Ganyan mga Inday. So, ganyan, ipipinturahan pa yan kasi kasi medyo nagkuspaw yun, oh. Ayun, kung nakita niyo yun doon, medyo nawala yung pintura niya mga maninay. Marami pa dito mga, marami pa dito mga, ganito natin, sin, riero na hindi nagamit. Dito siguro si Yu nagluto. Ah, dito si Yu nagluto ng chicken mga maninay. Ayan. Tapos doon, yun doon mga maninay, ipipinising pa itong ating ano, ah, mayroon na naglinis, mayroon na nagtoilet, oh. Ipipinising pa itong ating ano mga maninay, itong ating septic tank, itong dito, finishing pa yan, ipa-clean pa yan dyan mga Inday para hindi lalabas yung amoy mga maninay, ganyan. So bikukuha na naman tayo ng simento, ganyan. Ito, pagkatapos na lahat-lahat ng mga trabaho, mga maninay, dito is lilinisan na natin, i-clear na natin ito lahat. Lilinis yan para maganda tingnan dito sa baba natin. Kasi ngayon, mga Inday, hindi pa tayo makapag-linis talaga dahil nga sa, ano, sa marami pang gumagawa. Ito, tubig. Ito, ah, si Iman pala. Gasawak na kauteng! Si Iman, mga maninay, yung magpupundo ng tubig doon sa CR natin kasi nga hindi pa kami nakabili ng tubig na paakyat dito sa taas namin. Hindi pa kami nakabili siguro sa next week nga mga Inday. Pero yan mga Inday, mga Dodong, is temporary lang muna yan. Kasi magpapagawa ako ng tubig dito. Tapos paakyat na doon sa taas. Pero filtered ba tawag niya mga maninay? Yung malinis na na, pwede na talaga siyang inumin. Ganun. Sila Maylin, hindi pa nakabisita dito sa bahay. 2 days na mga Inday. Siguro busy din sila. Naghahanap ako dito ng dabong.
kasi mas masarap pa rin yung dabong mga maninay tapos gataan mo. Meron naman kami ditong niyog. Ayan oh, dyan tumutubo yung dabong mga maninay. Sino nakakarinig sa mga probinsyana, alam na alam nila yung dabong mga maninay. Kapi na muna ako. Ama, dali na! Binigyan daw ako ni Yuyo ng ano, ng hipon. Jan! May bansi ito, totoni. Tingka muna ako ng kape. Itching! Gamitin talaga yung chinilas mo, man! Di ba chinilas mo? Ay, Diyos mo. Ano yung chinilas mo? Ibang kayo? Yung sigaral yun ninyo. Panibaw ba ko tayo? Oh, panibaw si Yuyo. Panibaw ko sa screen yun. Ah, manibaw si Yuyo ng screen sana. Pero may trabaho lang. Wa ba? Aw na. Manibaw ko yo. Ah, manibaw si Yuyo ng isda para mayroon kaming bagahin. Ayun. Ang linis na dito. Si Yuyo nag-ano dito. Naghugas na si Yuyo. Maaga pa lang, sabi ni Mama. Maaga pa si Yuyo. Naghugas na ng, ano, ng plato. So ako, hindi pa ako nagkape. O, diba? Doon sa kabilang bahay, malinis na dito din. Malinis na. Ayan, meron akong tinapay dito. Binigay ni Mama. Ayan, tapos wala na kaming gas, Day. Ang bilis maubos. Wala na tayong gas. Ayan na naman tayo. Diyos ko. Dito, anong ulam? Kanin. Dito is? Wala. Dito is? Ah, mayroong sinabaw. Ano yan? Chicken. Kasi bumili ako ng kal na manok, mga maninay. So, ano tayo? Meron tayong chicken, mga maninay. Sila Gian, kagabi gusto nila akong papuntahin, mga maninay. Magtitimpla tayo ng coffee. Maraming salamat sa mga taong nagme-message sa akin. Wait lang, ibalik ko muna ito, Day. Sabi pa doon, mga maninay. Alam mo, maninay, mayroon din naman nagme-message sa akin. Mas marami yung mga nagme-message sa akin, mga maninay, na mahal tayo, mga Inday. Mayroon nagme-message sa akin. Alam mo, Day, na-inspired ako sa life ninyo, na-inspired ako sa video mo. Sabi niya, kasi pinakita mo talaga kung ano yung totoo. Maraming salamat sa mga taong na-inspired. Maraming salamat sa mga taong na-appreciate yung buhay namin dito sa Agusan Mars, mga maninay. Mas marami pa rin taong nakakaintindi sa buhay namin dito. Mayroon din mga taong hindi nakakaintindi. Pero ilan lang din naman sila, mga maninay. Mas marami nakakaintindi sa buhay natin dito, mga maninay. Kasi ito yung totoo. Meron ding iba, bakit daw parang nagmamakaawa daw ako sa buhay namin? Hindi ako nagmamakaawa sa buhay namin dito, mga maninay, kasi ito yung totoong buhay namin. Ito yung totoong life namin. Buhay, life, ganyan, mga maninay. So sa mga tao na sasabing nagmamakaawa ako, bakit ko ayaw ko nga, mga maninay, na i-underestimate itong ano namin lugar. Bakit ko i-ano na magmamakaawa para lang i-underestimate itong lugar namin? Hindi, mga Inday, mga Dudong. Pinapakita ko lang talaga kung ano yung buhay namin dito, na nakalutang kami sa tubig. Pagkatapos ng nakalutang ng tubig, ganito na yung buhay namin. Ganyan, mga maninay. So, ayun, wait lang. Ilagay ko muna itong aking thermos dito. Okay na. Tapos, yung mga hininisan ko, yung kami nila Junjun, nilagay ko na doon sa taas. Yan, tapos yung makaldero namin, nilagay namin dyan. Binitay namin dito, mga maninay, para hindi kainin ng pusa. Pero pinapakain namin yung pusa, ha? Mayroon pa nga doon, ano, kanin. Baka mayroon na sabi, kinakain yan ng pusa kasi hindi yun yung binabahugan. Pinapakain namin yan, mga maninay. Si Mama, na-addict na talaga. Sabi ko sa kanya, baba siya para mayroon akong kausap. Kasi nga, si Mama, mga maninay, parang kaibigan lang namin. Mama! Ano ba isda tayo? Aw, oh, dali ka ito, iba na manok. Aw, oh, na. Sabi ni Yuyo, kain na daw ako. Hindi ako kumakain, mga maninay, kasi mayroong tinapay. Sobra, sakit na naman ang ulo ko, Day. Asa naman, kita niyo yung lagayan namin ng ano, ng Nescafe, mga maninay. Itong si Mama talaga, hindi nagigive up ng mga ganito. Si Mama yung tao mahilig magtambak, mga maninay, ng kung ano-ano. Si Mama yun, Day. Kahit ano sabi nung Ma, ilabay na itong ganito, Ma, itapon mo na, ayaw niya, mga maninay, kasi nanghihinayan siya. Pero sabi ko, pag doon sa kabilang bahay, huwag niya nang dalhin yan. Kung dito sa bahay na isa, okay lang. Pero kung doon sa ano, mas pangit, mga maninay, pag maraming gamit na makikita sa labas, yung mga ganito, pangit siya. Mas gusto ko yung bahay na minimalish lang siya, wala masyadong gamit. Ganun. So maghuhugas ako ng, ano, mamaya, ng plato.
si Iman yung mag-ano sa akin, mag-assist mga maninay dito. Meron tayong tinapay. Ayan yung ating tinapay. Tapos dito, lilinisan ko to. Magmamap ako dyan, mga maninay. Dito kumain yung aking pinsan na anak ni Yuyo Junior. Kagabi, dito sila kumain. So ito, labunan ito. Ilagay natin dito. Hindi na ako nagtutulog dito. Ano ba yan, Ting? Ayan si Iman. Ano ba yan, Man? Bahogsong? Ah, ipapakain niya sa manok, mga maninay. Si Iman yun dito kasi siya yung magpundo ng mga tubig. Litag kami ni Iman. So mga maninay, sa lahat ng nagbibigay ng GCash kay Iman, ayun na, bibigyan ko na si Iman ng pera ngayon. So ang lahat-lahat na nabigay kay Iman is 2,000 pesos, mga maninay, yung nabigay kay Iman. So ibibigay ko na. Sabi ko sa kanya, huwag siyang magastos-gastos para yung ano niya, yung tawag nito, yung pera niya, ipili niya ng damit, mga Inday. Ang daming offer, Lily. Doon din, mga maninay. Ano, wala ding tilapia. Punta sana kami kina Ang Kululoy, pero wala man daw tilapia doon. Che! Sarado na natin ito. Sarado na natin itong aesthetic, mga maninay na lako. Ipokpok ito sa ulo, mga maninay. Tiors, yud ka. Okay. Pinadalhin ko na ito doon. Wala na. Puno na yung aking memory, mga Inday. Bababa na naman ako ng bayan para mag-upload ng ating mga video. Ang dami ko na namang video, mga maninay, nakastock. Salamat sa mga tao nakakaintindi kasi pumupunta pa ako doon sa bayan. Minsan nag-hotel ako, mga maninay, maka-upload lang ako ng video. Ganyan yung buhay ko, mga Inday, kasi nga wala kaming wifi dito. So, ginagawa ko, pupunta ako ng bayan para mag-upload ng mga video ko, mga Inday. So, next week, pupunta na naman ako, magpapasundo na naman ako kay Tuto, pupunta na naman ako ng Bayugan. Sa totoo lang, mga Inday, ayaw kong palaging pumupunta ng Bayugan kasi nga gusto ko mag-focus dito sa Agusan Mars. Kaya lang, wala tayong internet, so kailangan natin mag-sacrifice, mga maninay, para lang maka-internet tayo. Si Iman, mga maninay, nag-usap kami kasi yung auntie ko, Iya, gusto niyang papuntahin ako doon, mga Inday. Gusto niya mag-ano ako, mag-bisita doon sa kanila. So sabi ko, sige, pagkatapos lahat ng gawain ko, pupunta ko doon, maliligo ako doon sa ano, doon sa CR natin kasi mas masarap maligo, mga maninay. Yung nakahubad ka talaga. Pag diyan kasi hindi ka nakakahubad, mayroon kang damit, mga Inday, kasi nga alam naman maghubad ka, nabuang, nanuhon ka. So pumuntahan ko si Auntie, bibisitahin ko doon, tapos bigyan ko ng bigas yung aking isang uncle, mga maninay, kasi wala daw silang bigas. So hindi pa kasi ako nakapunta ng bayan. Pag nakapunta ako ng bayan, bibili ako ng isang sako, tapos bahin-bahinin ko sa kanila, mga maninay,